By the way guys, welcome sa aking YouTube channel. No? Kung ngayon ka lang na-click dito, ako nga pala ang inyong lingkod, polisya ko. Isa po tayong criminologist at your service. So ngayon, since na ang topic natin ngayon ay may konektado sa kaso, yung words na subpena. Ano ba ang kahalagahan dito at paano ba ito umiikot? Sino ba ang gagawa nito? At paano ba ang gumawa nito? Iyan ang sasagutin natin sa video ito. Kaya make sure na maintindihan mo kung ikaw lalong-lalo na sa parts ng respondent. Kung mayroon tanong, comment lamang sa baba at mag-PM at para masagot natin. At yun, ini-invite ko nga pala kayo, no, sa mga gusto mag-avail ng membership natin, no, para maka-avail kayo ng ating kung gusto niyo lang naman na unlimited services 24/7 at sa mga future pa. So, huwag po kayong magdalawang isip na mag-join sa ating channel membership po. Para hindi naman nakakahiyang mag-PM sa akin, no? Para sa aking advice, one-on-one video call, no? Okay, so pasalahan mo natin. Ano ba itong subpinang ito? O ito, sinasabi dito sa dictionary, it is a noun. So, a right ordering a person to attend a court. So, inuobliga ang isang tao na pumunta sa court. Okay? Para mag-ano? Siyempre, yung tinatawag na counter affidavit kasi may complain. Okay? So, time duration. Meron itong time duration. Upon receive ng subpoena, mayroon lamang ikaw o ang respondent na 10 araw para mag-submit ng counter affidavit. Tandaan po natin, 10 days. Kapag kung ang isang respondent ay hindi siya makakapag-comply sa tinatawag na 10 days, ang pagkakaalam ko ay pwede na makipag-coordinate lamang kayo sa fiscal. Lalo na kung may mga kulang ka pang isa-submit na taong, explanation ng tao, ng witness, dokumento. So, pwede po, pakakaalam ko, pwede naman siyang mag-request na extension ng 10 days. Pwede po yun. Ayun na. At mahalaga lang dito, i-acknowledge ka ng fiscal na take note doon para hindi agad maging kaso. Okay? So, gaano ba kahalaga itong subpoena? Para sa akin lang opinion, no? Sa parts ng respondent, ito yung pinakamahalagang gagawin mo dito, yung mag-counter affidavit. So, galingan mo sa part ng respondent ang pag-submit, ang paggawa ng counter affidavit. Kasi ito na yung last chance mo para hindi maging kaso, para makonvince mo ang fiscal na hindi dapat maging kaso ang reklamo against sa respondent. Napakahalaga, no? Comply ka talaga. Kung kinakailangan mo ng attorney or kaya di alam ang gagawin kung paano, kung lulusot na ba o convincing o kompleto rekado na ang affidavit nyo, so mas maganda ang ma-advise ko ay mag one-time payment kayo, one-time hire. Magpaturo kayo sa abogado. Doon nyo sabihin ang lahat para i-guide kayo, para siya yung mag-organize sa scenario sa counter affidavit. Para maging conclusive talaga, klaro,
kung kailangan ng witness, kung kailangan ng dokumento. So, in short, makompleto yung counter affidavit na masagot talaga yung allegation na sakto, na makonvince nyo yung fiscal na i-dismiss yung kaso. At kapag hindi nyo na-convince yung fiscal sa counter affidavit, diyan po mag-uumpisa na, tutuloy po yung kaso sa court. So sa court na kayo magkikita kapag hindi nagkaroon ng settlement sa prosecutor, kapag hindi na-dismiss. So malungkot, di ba? So tanong, kung walang na-receive na subpoena, mayroon bang kaso? Sagot, yes. Hindi po yung exemption na kapag walang subpoena ay walang, kapag walang na-receive na subpoena ay wala ng kaso. Ang fiscal po ay mag-i-evaluate yan. Kung ano lang nandyan na submitted, yun po yung i-evaluate nila. Magdi-decision yun mga yan. So unfair doon sa respondent kung hindi ka makakapag-submit ng counter affidavit. Sayang yung isang pagkakataon mo na hindi na sana dapat naging kaso, kung sana kung nakasubmit ka ng counter affidavit ang respondent, sana hindi na magiging kaso. So, yun na. So, nasagot na natin yung main topic natin. So, the best way is kung gagawa ng affidavit, kung walang taong nakakaalam ng gumawa ng counter affidavit, hindi naman mandatory dito yung abogado talaga ang gagawa. No? Pwede naman kayo lang, pwede naman tao lang, respondin lang. Pero ang sa akin masasabi, para sigurado kayo sa gagawin nyo, lalo-lalo na kung hindi naman kayo attorney, huwag po kayong manghinayang magbayad na one-time payment sa attorney para ma-assist, para maging conclusive yung counter affidavit nyo, a counter affidavit ng respondent. So one-time payment lang naman yon. So sa price po, wala pa akong idea. So siguro more or less, no, 2,000, 1,000, pwede. Depende yun sa karakas ng attorney kung paano niya siya makaniningil. Malay mo, kung yung attorney mo napakalayo, magbabiyahe pa from province, so mahal nga singil nun. So preferable yung malapit lang. Okay? So maraming salamat po. Yan po ang counter affidavit natin. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag kayong magdalawang isip. PM lamang at magpaki-support na po ng ating channel, na mag-join po kayo sa ating membership. Thank you for watching. See you again my next video.